ang mga di umano'y paglabag na hindi po kayang solusyunan ng isang partikular na estado ay nadadala po sa kanilang jurisdiction. Pero siyempre, ang mga nakapaloob lamang po dito ay ang mga miyembro po nito. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay hindi na po miyembro ng International Criminal Court. Subalit, sa nakaraang administrasyon, bahagi po ng mga panunungkulan, taon ng panunungkulan ito pong si Rodrigo Duterte, ay miyembro po ang ating bansa diyan po sa ICC. At noong mga panahong iyan, na imbestigahan po ang Duterte administrations ng ICC, particular ang bloody drug war po nito. Na ayon po sa datos, ang mga namatay o napatay sa isang official or police operations ay umabot po sa 7,732 na katao. At ayon po sa Human Rights Group, ito po ay more or less 30,000 individual perished dahil po sa bloody drug war ng Duterte administrations. Ang tanong, nandito na po ba sa bansa natin ito pong ICC? Bagamat wala pong tiyak na kasugutan dyan, eh sinasabi po ng isang abogado na tumutulong po sa pag-iimbestiga ng ICC dahil sila po ay party involved, yung kanyang mga kliyente, ang siyang nagreklamo sa ICC, eh meron pong posibilidad daw na nandito na po sa loob ng Pilipinas ang mga investigador ng ICC sapagkat ayon po sa kanya, confidential in nature ang isinasagawang investigations ng ICC. Panoorin po natin at reaksyonan po natin ang balita na ito mula po sa UNTV. Yung investigation ng ICC ay confidential ayon na din sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang daling ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Ayan na, ayon po dito sa teksto ng balita, tiniyak ng abogado ng mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration ang patuloy na pag-usad ng investigasyon ng International Criminal Court sa issue. Ayaw namang kumpirmahin ng assisting counsel nito kung nakapasok na ba sa Pilipinas ang mga kinatawa ng ICC. Pero kung pagibabatayan po natin yung pahiwatig ng abogado, eh, confidential in nature, eh, probably nandito na po yan sa Pilipinas at nag-iimbestinaga po, kumakalap na ng mga ebidensya para magamit kung sakasakaling i-prosecute ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga kasama na maaaring meron pong liability sa nangyaring pagpatay sa napakaraming mga Pilipino sa loob po ng napakahabang panahon. Tandaan po natin, ang covered period po niyan ay mula po noong 2011 hanggang sa 2019 bago po officially tayo po ay bumaklas na dyan po sa pagiging miyembro ng International Criminal Court. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Ikumpirmahin ng assisting counsel ng ICC at abogado ng mga biktima ng giyera kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nakapasok na ba sa bansa ang mga kinatawa ng International Criminal Court o ICC. Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawa na ng ICC sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan ng pamahalaan ang muli. Tanong, ang presensya ba ng mga kinatawa ng ICC sa Pilipinas ay pinagbabawal? Hindi po. Sapagkat ayon na rin po sa ating Office of the Solicitor General or ang ating Solicitor General mismo na si Minardo Guevara, hindi po pinagbabawalan ng Pilipinas ang imbestigasyon na gagawin po ng ICC. Subalit, pinagdidiinan po ng ating gobyerno na hindi po makikipagtulungan siyempre ang ating gobyerno sa ginagawang imbestigasyon na ito ng ICC sa kadahilanan na siyempre, sa paniniwala po ng ating gobyerno, e fully functional ang ating criminal justice system. At kung ito po ay makikipag-cooperate sa ICC, parang lalabas po na inutil ang CJS po natin dito sa Pilipinas. Ganun pa man, katulad po ng binanggit natin, walang makakapigil sa ICC sa kasalukuyan para gawin ang kanilang hinahangad na investigasyon at papanagutin kung sino man ang mga dapat managot diyan po sa nangyaring drug war, bloody drug war sa loob po ng napaka
tagal na panahon, taon po ang binilang niyan at libo-libo pong mga Pilipino ang namatay. Ito naman pong paninindigan siyempre ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nakaayon po ito sa ating soberanya. Kasi sa paniniwala po ng ating Pangulo, fully functional ang ating CJS, ang ating gobyerno, maayos. Kailangan lamang mayroong magreklamo kung sila po ba itutukoy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dalhin ang reklamo sa appropriate agency katulad ng Department of Justice. Pero hindi rin po pinipigilan ng ating Pangulo na imbestigahan ng ICC ang di umano'y bloody drug war ng Duterte administrations. At ang pinakamahalaga sa ngayon, sinambit na rin po ng ating Pangulo na pag-aaralan po ng gobyerno kung muli po tayong babalik sa ICC. Yung pakikipag-ugnayan sa ICC? Posible na yung ICC ay nagpapadala na ng feelers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang feelers ang pinapadala. Kung hindi physically, may kasama yung feelers. Ibig mo sabihin siya, pwede. Pwede na may nakikipag-usap na talaga. Posible yun, no? Posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila. Mas magandang pag-aaralan kung may kausap sila. Pero ayon kay Atty. Cristina Conte, mismong ICC, ay ayaw magbigay ng detalye sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Ayaw rin itong ihayag kung may formal ng komunikasyon sa kanila ang ICC. Actually, it's in the rules that the government is obliged to keep the request of the ICC, of the Office of the Prosecutor in particular, to be confidential sa investigation pala. In the same way, the victims are sort of obliged as well. Si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya ay hindi rin anya nito alam ang isyo ng pagpasok ng ICC sa bansa. Wala rin daw silang natanggap na pakikipag-ugnayan sa kanila na dapat gagawin ng ICC bilang kortesiya sa pamahalaan. Pero ang tiniyak ni Atty. Conte, tuloy-tuloy ang paggulong ng ICC investigation. May mga pagkakataon na nagtungo siya sa ICC, ngunit hindi siya nagbigay ng maraming detalye sa ginawa niya doon. Sa ngayon, inihahandaan niya nila ang kaso, ang mga biktima na haharap, lalo na kapag nagkaroon na ng trial o pagdinig. Dagdag pa ni Conte, maging si dating Senador Leyla De Lima ay pwedeng tumayong testigo sa ICC, lalo na may alam siya kung paano ang nangyaring patayan sa bansa kaugnay ng drug war. Siya man ay biktima rin umano matapos makulong ng drug cases. Hindi lamang ng presidente pa si Duterte, kundi pati noong nag-imbestiga ang Commission on Human Rights sa patayan sa Davao City mula 2011 hanggang 2016 na umano'y pakana ng Davao Death Squad. Dito, palagay ko yung report ng CHR tungkol sa Davao Death Squad, posibleng maging bahagi ng investigation. At si Secretary De Lima ay maaring maging witness. Right? Pwede siyang maging pattern witness o kaya yung saksi na magpapatunay dun sa kung anong nangyayari. Pagkakadikit-dikit, pagkakawing-kawing ng mga insidente. Mukhang ang gulong iikot, ano? Yung dating nasa ilalim, siya po ang pupunta sa taas at yung nasa taas, mapupunta sa ilalim. Ganun po talaga ang buhay at karma is real. Pero syempre, hindi pa naman natin tiyak kung makakasuhan ito pong si Rodrigo Duterte. Kasi ang imbestigasyon, inaalam pa lamang kung sino yung mga dapat panagutin. Ano, lilinawin lamang po natin yan. Wala pa pong kaso itong si Rodrigo Duterte sa ICC. Meron pa lamang sa ICC reklamo sa bloody drug war. At tinitiyak ngayon ng ICC, nakikilalanin nila kung sino po ba yung mga dapat mapanagot diyan po sa bloody drug war. Pero syempre, ang tutumbukin po niyan, 99.9% ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, dumako po tayo dito. Ano pa ba ang mga dapat po nating malaman tungkol po sa International Criminal Court? Ano po ba ang mga datos o impormasyon na dapat alam po ng bawat isa hinggil po sa mga nangyari sa nakalipas na taon? Basahin po natin ito pong artikulo mula po sa time.com. Nakalagay po dito, where the ICC probe into former Philippine President Rodrigo Duterte's drug war stands. Ano daw po ang paniniwala ng ICC? Ito muna yung backgrounder, ano? Anyway, that this article was posted on November 27, 2023. Nakalagay po dito ang mga sumusunod. As President of the Philippines in March
2019. Ito na po yung panahon na nag-withdraw ang Pilipinas sa International Criminal Court. Pero ayon po dito, it was too late to stop a probe. The ICC had started in 2016 that was looking into Duterte's war on drugs. Kaya basically, ang covered period po nito is from 2019 and beyond. Ano? Until pati yung 2011, sinasabi na nung panahon po ng pagiging mayor pa lamang nitong si Rodrigo Duterte sa City of Davao, eh marami na pong mga human rights violations at extrajudicial killings ang nangyayari doon po. Anyway, yung mga pahayag na yan ay sinigundahan at inamin mismo nitong si Rodrigo Duterte na, di ba, yung confidential funds nga po na gamit nila para po magpapatay ng mga ayaw po nila doon po sa City of Davao. And sabi pa po dito, a bloody anti-illegal narcotics campaign defined by mass extrajudicial killings that left an estimated more than 6,000 people dead. And sa huling hearing na napanood po natin sa Kongreso, ayon po sa datos ng ating Philippine National Police, to be more specific, ay 7,732 ang namatay o napatay during police operations. At syempre, yan po yung actual police operations. Pero ang dami pa pong mga naging pagpatay sa panahon po ng panunungkulan itong si Rodrigo Duterte. At sabi nga po ng human rights group, more or less na sa 30,000 Pilipino ang nag-perish dito po sa war on drugs ng Duterte administration. Tuloy po natin. The investigation was initially put on hold at the request of the Philippines in November 2021. But in January 2023, the ICC announced that it was resuming its investigation. And in July, dito na po tayo natalo, it rejected the country's grounds for appeal. Inapila po kasi ng Pilipinas na wag magpatuloy sa pag-iimbestiga ito pong ICC. Natalo po tayo dito sa botong 3-2. Dalawa lamang po ang pumanig sa Pilipinas at tatlo po ang umayon na dapat magpatuloy ang isinasagawang investigasyon ng ICC sa bloody drug war ng Duterte administration. After Duterte left office last year, his successor, Ferdinand Marcos Jr. said, "The Philippines has no intention of rejoining the ICC." Pero lately, alam naman po natin na nag-iiba po ang atmosphere sa politika. But more recently, Marcos has admitted that he's considering rejoining the court as some lawmakers have requested that the new government cooperate with the investigation. Kung kayo po ang tatanungin mga tol, nais nyo bang bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court? Only one other state, Burundi, in 2017 has withdrawn from the ICC, which has 123 members. Bali, so far, dalawa po ang bansa na nag-withdraw, ang Pilipinas at saka ang Burundi. Pero mukhang babalik po ang Pilipinas eh, kasi sabi po ng ating Pangulo, pinag-aaralan kung ano ba yung mga legal na kaparaanan, kung ito ba ay makakabuti para sa bansa natin, ipag-aralan kung tayo ay babalik dito po sa ICC. Sabi pa po dito, should we return under the fold of the ICC? Marcos told reporters in Metro Manila Friday, that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. But at the same time, Marcos has emphasized his continuing opposition to the ongoing ICC investigation into his predecessor. Ano ba ang katwiran ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, soberanya. Eh meron po tayong sariling gobyerno. At dapat gobyerno po natin kung mayroong nagkamali na Pilipino ang mag-imbestiga, mag-prosecute at humusga po dito. Ayon po dito sa ating Pangulo, it's not right for outsiders, foreigners, to tell us who our police should investigate, who our police should arrest, who our police should imprison. He told reporters in Tagalog, that's not right. Only Filipinos should do that. We have our police anyway. We have our National Bureau of Investigation.
we have our Justice Department. They can do that job. Ako ay agree kay Pangulong Bongbong Marcos, ano? Pero siyempre, mangyayari lamang na makakapag-imbestiga ang ating kapulisan, mangyayari lamang na makapag-prosecute ang ating Department of Justice at makapaghusga ang ating court kung meron pong magrereklamo. Kasi hindi po ito automatic eh. Ano? Although ito ay maituturing na crimes against person, particular yung pagpatay, hindi po ganun kalakas ang magiging ayun ang katotohanan eh, hindi magiging malakas ang magiging kaso ng estado kapag ka wala pong nagpupursiging complainant. At ang mga complainant na po na yan, ang usually tumatay yung nagiging testigo. At sa tulong po nila, nakakakuha po ng mga ebidensya na maaaring magpalakas sa kaso and eventually makapag-convict doon po sa maaaring sampahan po ng kaso. Sa ngayon po kasi, wala pong natatanggap ang ating Department of Justice particular na reklamo dito po kay Rodrigo Duterte, kaugnay po ng bloody drug war. At hanggat hindi po nangyayari yan, eh hindi po uusad ang investigasyon dito po sa Pilipinas. Excuse me po, ano? At nangangati po yung aking ilong. Pero siyempre, sa kabilang banda, eh dahil nga ang paniniwala po ng mga biktima, wala po silang matatamo na hustisya dito po sa Pilipinas dahil sa kanilang paniniwala, ang mga taong kanilang ididiin ay either nanunungkulan pa rin hanggang sa kasalukuyan o kaya naman meron pa rin malaking impluwensya sa mga nanunungkulan sa gobyerno po natin sa kasalukuyan. O kaya ngayon, nagtitiwala po sila dito po sa International Criminal Court. Ngayon, ano po ba ang iniimbestigahan ng ICC? Sabi po dito sa pagpapatuloy na binabasa po nating artikulo, what is the ICC investigating? Former ICC Prosecutor Fatu Bensouda first made note of the violence in Duterte's drug war in October 2016. Alam ninyo, naupo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte simula po noong July 1, 2016, July, August, September. Ito po yung panahon na ipinangako po ni Rodrigo Duterte na tatapusin, uubusin ang problema sa illegal na droga. At walang araw po tayong hindi nabalitaan na wala pong namatay kaugnay po sa paglaban sa illegal na droga. Araw-araw ang dami pong namamatay lumalaban sa ating kapulisan at kung hindi man lumaban, meron pong mga natatagpo ang patay at related po sa illegal na droga ang kanilang kamatayan. At the time, Bensouda flagged that the Philippines already reported some 3,000 extrajudicial killings of alleged drug users and pushers since the government began its anti-narcotic campaign in June. Duterte found his presidency on this war on drugs where he repeatedly threatened to kill those involved in the illegal drug trade. A similar campaign was also present during Duterte's time as longtime mayor of the southern Philippine city of Davao, where he supposedly had a death squad carry out his orders. At ito pong death squad na ito, ayon po sa mga nag-surface na mga testigo, particular ito pong si Las Cañas at saka si Matubato, eh talagang gawain daw po ito sa city of Davao. At ang tinaburian po nilang Superman na ang tinutukoy ay si Rodrigo Duterte ang siyang nag-uutos na lahat po ng mga gumagawa ng krimen ay kanila pong todasin. Pero kinalaunan, pati daw po yung mga hindi na related sa paggawa ng krimen ay pinapatodas na rin daw po sa kanila. Mapapanood niyo po yan sa mga video o interview na isinagawa po ng iba't ibang mainstream media dito po sa dalawang tao na binanggit po natin kay Matubato at saka kay Las Cañas. Kayo na lamang po ang humusga kung sa tingin po ninyo dapat nyo silang paniwalaan kung sila ay nagsasabi ng katotohanan. At ayon pa po dito, rights groups say
Duterte's provocative remarks enabled state forces to commit summary executions and extrajudicial killings. Marami po talagang negatibong naging epekto yung pagpapahayag na yon nitong si Rodrigo Duterte na kill them all. Ano? Yung pagsasabi kasi nito pong si Rodrigo Duterte ng mga katagang iyon, parang naging polisiya sa ating gobyerno nung mga panahon na siya po ay nanunungkulan. Kaya hindi tayo magtataka na kung kuparison ng pag-uusapan, since hindi po nagsasalita ang ating Pangulong Bongbong Marcos katulad ng mga sinambit noon ni Rodrigo Duterte, eh napakalayo po. Sa panahon ngayon, halos wala pong namamatay sa drug war ng Marcos administration kumpara sa drug war ng Duterte. Eh, dahil siyempre, kung ano kasi yung sinasabi ng Pangulo, natatranslate po ito sa pulisiya. O kaya hindi tayo magtataka na marami talagang mamamatay during Duterte drug war. Sabi pa po dito sa binabasa po natin, when he was president, he urged Filipino citizens to kill drug dealers, vowed to pardon policemen who kill criminals and civilian in the fight against crime. At maraming nautupo doon yung mga pulis na akala nila mapapardon po sila, eh banat lang ng banat. Ang dami na pong pulis ang nakulong at ngayon nagdurusa dahil po sa akala nila mapoproteksyonan po sila ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam po ninyo, ang pardon kasi, maibibigay lamang yan kapag ka ikaw ay sitting president. Kapag ka ikaw ay natapos na ang pagiging pangulo, wala nang pardon na pwedeng ibigay doon sa nakagawa ng krimen. At natapos nga ang panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte, may mga pending cases pa, kinalaunan sila po ay na-convict. Tapos even nung nanunungkulan po itong si Rodrigo Duterte, hindi niya rin naman nagawang ipardon yung mga pulis na nakapatay during police operations. Kasi bakit? Eh, hindi po politically viable para sa kanya yun eh. Masisira siya sa harapan ng tao. Kaya ang palalabasin nila, nakagawa ng pagkakamali yung pulis, kaya kulong ka. Sa madaling salita, nauto yung mga nakakulong na yon ng mga pulis sa kasalukuyan. Okay? Sabi pa po dito, government records say more than 6,000 have been killed in anti-drug operations since June 2016 until May 31, 2022, a month before Duterte's presidential term ended. But human rights groups estimate that the death toll may be as high as 30,000. To be more specific, uulitin lang natin, ayon po sa datos na narinig po natin sa hearing sa Kongreso, ay abot po sa 7,732 individual ang napatay sa police operation. At sabi pa po dito, Bensouda announced that the ICC will conduct a preliminary examination of these deaths in February 2018. The pre-trial investigation began 5 years later on September 15, 2021, covering crimes allegedly committed in the country between November 1, 2011 and March 16, 2019. Kaya pati po yung mga pagpatay dyan po sa City of Davao, kasama po dito sa iniimbestigahan ng International Criminal Court the day before the country's withdrawal from the ICC. Yan. After kasi ng withdrawal, syempre, ng ating bansa, eh wala na pong jurisdiction ito pong ICC dito po sa Pilipinas. Pero inuulit po natin, hindi po yan magiging dahilan para hindi po masakop ng jurisdiction ng ICC ang mga pagpatay na nangyari from November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. At dito po sa nakikita po ninyong photo, ito po yung mga ilan sa mga napatay ng bloody war drugs ng Duterte administrations. At ang nakalulungkot kasi marami pong mga menor de edad ang nadamay. Ang pinaka-infamous na cases ay yung si Kian De Los Santos, kung saan ito po ay napatay sa Caloocan City ng mga pulis na sa ngayon nakakulong na rin po at naparusahan ng reklusyon perpetua. Sabi pa po dito, what has Duterte himself said about the investigation? From the get-go, Duterte has rejected
the ICC investigations. Weeks after the statement from Bensouda, he publicly attacked the ICC, calling it useless and threatened to withdraw the country from the court. Ganyan ang kaparaanan kasi nitong mga Duterte. Kapag ka sila po'y nakikriticize, sila po'y naiimbestigahan, aatakihin po nila yung nagkikriticize o nagiimbestiga sa kanila. At ano ang naging resulta? Siyempre, bumaklas po ang Pilipinas hoping na mawawala na po ang jurisdiction ng ICC at hindi na siya maiimbestigahan. Pero hindi po ganun ang nangyari. Alam naman po natin na sa kasalukuyan, iniimbestigahan po ang bloody drug war ng Duterte administrations and possibly maaaring mapanagot ito pong si Rodrigo Duterte, ang ating vice presidente na si Sara Duterte, ang dating Chief Philippine National Police na ngayon ay si Senator Ronald De La Rosa, at possible na madamay din po si Senator Bongo at iba pang mga personalidad dito po sa pag-implement ng bloody drug war ng Duterte administrations. Kaya yan lamang po yung mga dapat po natin so far na malaman. Nagpapatuloy po ang investigasyon na ginagawa po ng ICC, at yung katanungan, nandito na ba ang ICC sa Pilipinas? Eh, yung paniniwala po ng mga abogado ng biktima, saka yung isang political strategist, eh nandito na. Yun ang paniniwala po nila. At sa atin, kung titingnan po natin yan, wala naman tayong ebidensya, pero malamang sa malamang. Dahil unang-una, hindi po pinagbabawalan ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpasok nila rito sa Pilipinas. Ang sinasabi lamang ng ating gobyerno, hindi sila makikipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng ICC. Sa huli, dalangin po natin na makamit ng mga biktima ang katarungan, at kung sino man ang may kasalanan, mapanagot ng naaayon po sa batas. If ever na ito pong si Rodrigo Duterte ay eventually matukoy sa imbestigasyon na meron pong kasalanan, syempre, due process ang iiran. Sasampahan po siya ng kaso sa ICC, at ang tanong, kapag nasampahan ba siya ng kaso sa ICC, eh pwede ba siyang maaresto dito sa Pilipinas ng ICC? Eh mukhang malabo pong mangyari yun eh. Kasi alam niyo, hindi po tayong miyembro ng ICC. Hindi maaaring ang mga pulis po natin umaresto kay Rodrigo Duterte nang nakabase lamang sa arrest warrant ng International Criminal Court. Hindi po yun na proper. Pero ang isa sa mga magandang dudulutin nun kung sakaling ganun ang mangyari, eh basically, si Rodrigo Duterte ay makocontain na lamang po dito sa Pilipinas. Dahil kung siya po ay lalabas ng bansa, eh baka arestuhin po siya ng mga member countries ng ICC. Saka syempre yung pinapangamba rin natin, wag naman sana na itong si Rodrigo Duterte kanlungin po ng bansang China. Dahil alam naman natin kung gaano po nito kaibigan ang bansang China, at there is a possibility na kung talagang siya ay mapanagutin ng ICC, eh magpunta po ito sa China at humingi po doon ng political asylum. Sana yung mga ganyang pangyayari, wag sanang yung mga ganyang sitwasyon, wag sanang mangyari, sapagkat hindi yan makakabuti, particular sa hinihinging hustisya ng mga biktima. Maraming salamat po sa inyo mga tol. Ano po ang masasabi ninyo? Sa palagay ba ninyo, ito po bang ICC nandito na rin sa Pilipinas? Nag-iimbestiga dito kay Rodrigo Duterte? O sa tingin po ninyo, nararapat na rin ba tayong bumalik sa ICC bilang miyembro nito? O manatili na lamang na baklas po dito at magtiwala sa ating criminal justice system?